utang nga naman, ng mga utang ng mga ayaw magbayad ng utang nyo, bayaran nyo, utang nyo. Alam nyo ba? Tambay na BF, binubuyang-yang ang katangian ni ma'am. Abay, ibang usapan to, ano? Anang hindi na pinautang ni ma'am ang tambay na boyfriend, pinahihiya at pinapintasan si ma'am. Ano-anong mga kapintasan? Abay, pakinggan ho natin si ma'am. Inireklamo ko po, yung hindi po pagbabayad po ng 250,000 po na inutang po sa akin ng ex-boyfriend ko po. Si Kevin Mariano Alvarez po, siya po ay media practitioner. Siya po ay affiliated po yata sa isang TV network. Nakilala ko po siya sa isang messenger po. Binata naman siya, dalaga naman din ako. Muna, huwa po siya ng 30,000. And then, next po ay 40,000 po. Humingi ulit siya sa akin ng another 20,000 ulit. And then, pinaka-last po noon is September 21. Humingi po siya sa akin ng 10,000. Ang sabi niya po sa akin noong una is utang kasi may hinihintay po siyang pera. Hindi po siya nagparamdam for 2 months. And then nagparamdam na lang po siya agad sa akin noong December 11. Nakulong po kasi siya. Pampiyansa po. Gusto ko lang po na, ano, na ibalik na lang po niya yung 250,000 and then wala na, ayoko na. Kasi yun lang naman ang kailangan po eh. Alam niyo mga boss, masakit ho to, ano? Abay, sinasabihan ka ng pangit, mataba si ma'am. Ha? Yan ang sinasabi sa'yo. Ba't yan nagagawa ito dahil ayaw mo na siyang pautangin? Opo, ganun na nga po yun. Ginagawa kang palabigasan itong putok sa buhok. Pakita nga mukha nitong kolokoy na itong si Kevin. Ewan ko kung totoong pangalan niya yun. Di mo na makuha. So baka naman, eh, baka taga-munti ito, taga-loob. Hindi kaya? Inaman po. So, boyfriend mo siyang tambay na hindi mo talaga kilala. Opo. Magaanong katagal ang iyong relasyon? 7 months po. So, paano mo na siya kilala? Paano mo nakilala itong si Kevin Tambay? Ano po, bali po, yung nagma-masters kasi ako. Yung classmate ko po kasi, sabi niya sa akin, uy, kasama ka sa isang, ano, sa isang GC natin, sa isang subject namin. Mm-hmm. And then, pag open ko kasi, sabi ko, ba't merong parang ibang stranger po yung tapos, pinuksan ko lang po. Okay. And then, nag-wave siya, tapos nag-hi po siya. Tapos, after po, nun, siguro, during the class, during my class ko po, nag-ano po siya, ano po. And since sinabi niya po sa akin na, actually, nawawalan na ako ng pag-asa na makilala kita ulit, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos din, and then, ako po kasi hindi pong taong hindi mahilig sumagot ng telepono during class hours po. Okay. Yun po, tapos nung pauwi na po, parang may ano po siya, nung during na tumatawag siya sa akin, nung mga ano, parang may kakaiba rin siyang ugali. Mm-hmm. Yun po. Positibo or negatibo? Sabihin na lang po natin na negatibo. Mm-hmm. So, kung negatibo, paano pa rin siya nagustuhan? Ano bang? Nagustuhan ko po siya kasi nakita rin kasi kami niyan sa ano, na-meet ko po siya sa workplace namin. Okay. Dumalo siya sa workplace namin. And okay. Which means, napakabilang kami yun. Okay, so nung first time mo siya makita, anong reaction mo? Nagulat lang, natawa lang ako sa kanya. Kasi sabi niya, alam mo, na-cute-cutean kasi siya sa akin. Out of curiosity. Mm-hmm. I was wearing my uniform nun. Tapos po, sabi niya, iba pala itsura mo sa personal. Then, sabi niya, opo. Sabi niya, ang ano mo pala, ang cute mo pala tingnan in person. Cute. So, opo. Tapos sinabi niya po niya, yun yung mga type ng person, yung gusto ko mga babae na chubby, tapos hindi ganun kasimple na lang. Yung hindi kasi ako pala ayos eh, na simpleng-simple lang po ako. Lang. Yun lang po yung ano. And then parang ano po, and eventually po, nagustuhan ko rin po siya. Sabi ko, parang na ano lang din ako sa kanya. Parang, siguro na-attract sa kanya? Opo, na-attract din ako sa kanya. Tapos yung salita niya kasi yung sobrang... Naninigarilyo ba ito? Hindi po. So, wala siyang usok na... Wala po. Wala. Wala po. Yung panyo niya, walang pabango?
Hindi naman po nagpapanyo yun. Okay. So, tinititigan ka niya? Opo. Pag tinititigan ka niya sa mata? Opo. So, habang tinititigan ka, direkta nakatingin sa'yo? Opo. Kahit nakasalamin ako, nakikita ko. Nakikita niya. Pero there is... So, sa kanyang mata na nangungusap, hindi kaya parang may kasamang gayuma? Maaari po. Okay. So, yung pagtitig niya sa'yo, hindi kaya parang may orasyon? Ang music, Siguro po. Siguro po. So, ngayon, parang nakikita mo na ikay naakit na posibleng mayroong something from something na you don't know but something. Yes po. Okay. So, napapasunod ka niya? Opo. Napapasunod. Pag sinabi niya, anong tawag niya sa'yo? Love po. Love. Pautang naman siya. Pag tinignan ka niya sa mata, anong dala? Napapasunod ka? Opo. Ganun nga po. Kailangan ko rito si Aling Pukring. Tagatanggal ang gayuma yun eh. At saka medyo kontra gayuma. Ngayon, si Aling Pukring nga pala ay asawa ni Mang Igme. Na pwede rin niya mag-orasyon. Na kung si Aling Pukring, tagatanggal ng gayuma, si Mang Igme, ibarang ang dating. Kulam. Gusto mo bang tablang laban? Pwede rin po. Araw ng puso ngayon. Huwag mo naman. So ngayon, ang gusto mo lamang dito kay Kevin na pakiwari mo ay powerful ang kanya mga nangungusap na mata. Opo. Pati okay. Words po niya. Pati mga salita mabulaklak na salita. Opo. Ano ba to? Kung tamba siya, ba't ganun kagaling? Saan niya kinukuha yung kanyang galing at katangian? Yan ang hindi ko po rin alam. Mm-hmm. Ngayon, nung mag-break kayo, kailan? Feb 6 po. Bakit? Anong pinagmula na mag-break? Itinanggal niya kanyang gayuma sa'yo? Hindi po. Nakawala ka na? Po, nangingi po siya sa akin ng last na 60,000 pesos po. Okay. Para daw po sa, parang may kulang pa daw po. Parang magpapagawa po kasi siya. Anong na, papagawa niya? Mahirap po kasing sabihin. Hindi pa, kasi he got an accident po. Ewan ko kung totoo po. Na-accidente daw po siya. Mm-hmm. Tapos po, naputol daw po yung tatlong daliri niya po. Nakita mo putol? Opo, nakita ko po. Nakita ko naman po talaga yung ano. Daliri niya. Daliri niya mm-hmm. po. Pero sinabi mo, dinimanda mo to't nakulong. Hindi po ako nagdemanda dyan. Sinong nagdemanda? Ibang tao? Ibang tao po. So, ikaw na awa, pinagpiansa mo siya? Opo. Kasi kung hindi, mabubulok siya sa kulungan? Opo. Sige, ganito ah. Sa kabilang linya ho natin si Attorney Batas Mauricio, resident lawyer ng Bitag Pambansang Sumbungan. Attorney, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's po, ginong Benton okay. Po. Happy Valentine's sa lahat ng mga sawi sa pag-ibig. Oh, okay. Easy. Attorney, nandito ngayon sa atin si Heidi, lalo tulong na paiyak. Ito naman si Heidi, naniniwala, nangungusap na mata ang kanyang boyfriend na tambay, napapasunod daw siya pag inuutang dahil sa titig lang sa kanya, napapasunod siya. Ngayon, attorney, sa parting kapareho nito, boyfriend mo, nang hindi na makautang, abay, sinisiraan na si ma'am. Si ma'am nga pala isang teacher. Ay, nako. Nako, eh, ngayon, sinasabihan siya, ngayon nang hindi na siya makautang, pangit mo, mataba ka, bastos. Anong makasampa nating kaso rito para kay Heidi sa araw ng mga puso at medyo napaluha siya ng sinabi mo para doon, araw sa mga puso, sa mga sawi. Kasama ako dyan, kasama dyan, maraming tinamaan dito sa loob ng studio. Oo, manhin po. Pero talaga naman pong kung marami man ang nagdiriwang sa araw na ito, ginawang Ventura po mga kababayan, marami din naman ang masaya. Kakaranas ng kapighatian sa pag-ibig. Ayaw. At isa na itong ating panauhin ngayon dito. Sige. Alam po ninyo, ang pag-ibig ay marunong magpatawad. Okay. Pero pagkaganito naman, ang ginagawa, naninira pa. Oo. Oh. Minsan pinatungkulan ng damdaming hindi may paliwanag ginawang Ventura po. Yes. Hindi may paliwanag sapagkat teacher itong ating panauhin. Yes. Pagkatapos eh, istambay yung kanyang napusuhan at binigyan ang kanyang tiwala sa kanyang pagmamahal. Tapos biglang ganun ang gagawin sa kanya. Alam po ba ninyo? Ginawang vector po sa kaya ng Pilipino kung anong kaso dyan? Oh. 20 taong kulong naku sa lalaki niya.
Oho. Anong kasong? Bakit po? Sapagkat itinuturas, abuso kontra babae, yan ganyang klase ng pagmamalabis ng lalaki. Pagkakasitirang boyfriend, girlfriend pa lamang. At ito po ay ayon sa Republic Act 9262, ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Okay. Po riyan, kasama po sa abuso kontra sa babae, yung mga pagpaparunggit at pamamarita ng kung ano-anong pagkakasiraan ng babae na po pwede namang hindi makatotohanan, pero ipinamamalita ang layunin ay sirain ang karangalan ng babae. Yan ay tinuturing na mabigat na kontra abuso kontra babae ginoong Ventura po. At ganun ang dapat gawin. Demandahin po ng ating panauhing guru ang nagwalang hiyang katipang lalaki. Ilang taong pagkakulong pagkapag nagamit natin itong kasong Republic Act? Pakiulit lang, attorney. 20 taong pagkakulong. You know, 20 years. Opo, sapagkat ayaw po ng batas na ito na ang ating mga kababaihan ay magkaroon ng abuso sa kamay ng mga lalaki na minsan ay pinatungkulan nila ng kanilang pag-ibig at pagmamahal at ang kanilang atensyon. Ganun po yun. Galit na galit po ang batas dyan. Yan. So, it doesn't matter kung ito'y verbal or physical abuse or kapareho na to, psychological, mental, ang verbal lahat abuse. Lahat po yan. Ginong Ventura po. Verbal, physical, moral, pati na spiritual abuse. Alright, okay, at okay. At sa lahat kung economic abuse. Okay, baka okay. Nakahot-hot pa yung tinamahin. Eh, marami na hong nahot-hot. 250,000 kay ma'am. Sabi ko na nga, but sabi ko lang ako, may ganyang angulo ginawang Ventura po. Lalo na kung medyo bibigyan ang kaso ng lalaking yan at akin pong payo upang hindi na pamarisang putulin ang kanyang kaligayahan sa kasong 20 taon ng binakulong. Okay, pagkakulong. Kala ko kung anong puputulin. I mean, ang kalayaan niya puputulin natin. Okay. Para hindi na siya makapanloko pa ng ibang... Attorney, may tatanong si ma'am sa iyo, si ma'am Heidi, a teacher, ano? Baka sakaling magbigay linaw nyo bilang attorney. Tulungan na rin natin, attorney, magsampa ng kaso si ma'am. Arang-alang dun sa kanyang sinasabi mo, women's abuse to, ano? Violence against women. Sige, ma'am. Ma'am Heidi, tanong si ma'am. Tinatanong ko lang po kasi ngayon po, apektado na po ako sa trabaho kasi teacher po ko ng deaf ed. Nako. Ngayon, ang tanong ko lang po, Sige, pahinga ka muna. Anong kasi po, na po ako sir. Psychologically and emotionally abused na po. Yun na nga, attorney, sinasabi natin kanina. Tapos po, na po ako, yung depression. Yung depression, okay. Nakita niya, attorney? Psychologically, mentally, physically, verbally, kaya siya ay nauwi na doon sa sinasabing depression. I don't want him to go into the state of hopelessness and helplessness na medyo walang magawa. Kaya nandito na tayo, attorney. Tutulong na tayo. Tulungan po natin at nang sa ganoon ay mabigyan ng leksyon ang mga kalalakihan. Hindi na lamang itong nagtaksil na lalaking ito. Lahat na kalalakihan. Kailangan matuto rito sa mga kanitong kabastusan at yung sinasabing pagmamalupit sa kababaihan. Tama po yun, ginawang Ventura po. Pero may pakiusap lang po tayo sa mga babaeng ating tinutulungan. Kung po pwede lang, pag nasampahan po ng kaso, baka lumuha ng bato. Abay. Yan pong mga lalaking yan, bigla na namang maluluyo. Ayun, ako na ko. Hindi na po kasi. Pagkatapos naman, pag naluyo na naman, yung babae, natutunaw ulit ang puso, ginawang Ventura. Hindi kayo, Heidi, pag bumunta siya, lumuhod, maraming rosas, tsokolate. Tsaka may kasamang baka, mga kasamang baboy dyan, lahat, pati kamote, mga ano, lahat, nakakamatis. Hindi po, sir, Ben. Kasi yung, meron pa pong isang kaso na dapat yung ano. Kung nabasa niyo po yung ano, yung binigay ko po sa inyo sample na tinitreat na po niya kami. Like? Paano ang threat? Threat po yun. Ipabasa mo, i-text ko ito. Nagbanta lang mi dahil sa panglalait nyo, mga pangit kayo lahat, daliri ng lahi ninyo, kahiyan on your side. Bastos, attorney! May ebidensya na ho tayo! Ikilos po tayo, ginawang Ventura po. Abay. Medyo hindi na tama. May ebidensya ho tayo, attorney. Paggamit ho ng ito'y internet.
Maganda po yan. Maganda po yung ebidensyang yan. Okay. At mabuti naman at may naitago itong ating kawawang guro. Okay. Ito sa pagmamalapit sa kanya at pagmamalapit ng lalaki. Ayun. Tulungan po natin at bigyan po natin ang pagkakataong maiparating sa mga kinaukulan ng kanyang reklamo. Sige, sige. Ganito ha. Ma'am, Ma'am Heidi, sandali lang muna. Natutulong na kami. Eh, yun ay kaso yun, no? Kami pwedeng tumulong sa isa pamamagitan, Heidi, ng pakikipag-usap sa isang clinical psychologist na posible ikay nalalagay na sa depression, emotionally, psychologically, ito rito sa sinasabi pang-aabuso ng iyong boyfriend, ang pagpanlalait sa iyo, kung ano ang sinasabi sa internet. Medyo makakatulong. Doktora Camille sa linya. Doktora Camille Garcia, clinical psychologist. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Ay, magandang gabi, Sir Ben. Happy Valentine. Ay, happy Valentine din. At may kasama ho tayo rito, guro, teacher ho siya, si Ma'am Heidi. Siya ho'y nakakaranas ng physical, emotional, psychological, verbal abuse sa kanyang boyfriend na pinagkakalat, inuutangan siya. Ngayon, si Ma'am, abay, parang hindi na matiis yung panlalait at pagpapakalat sa internet na siya raw ay mataba, lahat na sinabing panlalait, pangit. Ang sinabi ni Ma'am, teka muna, this is too much emotional, psychological abuse sa kanya. Tutulong na kami ni Attorney Batas Mauricio. Ano ho magagawa ho natin pag ganito na ho na parang the state of hopelessness and sometimes uncertainty? Nandiyan na ho yung sinasabing emotional, psychological abuse. Ano hong inyong mapapay? Matutulungan din ho natin, Ma'am Dr. Camille Garcia, clinical psychologist, Ma'am. Okay, siguro no, first and foremost, kung gusto niya ireklamo yan, pumunta siya sa amin, tapos pwedeng igawa namin siya ng assessment report para malaman namin kung talagang nagkaroon siya ng depression, affected siya emotionally, psychologically. Tapos makakatulong yun, pwede niya i-demanda. Okay, meron na tayong Attorney Batas Mauricio, ma'am, na tutulong sa atin. Siguro ito'y sinasabi lang, patunay na lamang based on your clinical evaluation dito ho kay Mama Teacher ho sa DepEd na talagang talagang humahagulhul ko kanina sa sama ng loob at nasa ere ho tayo, ma'am. And that's the case. Pwede ho ba kayo tayo makipagtulungan sa inyo, ma'am, out of public service na rin? Humanitarian. Ay, oo naman, sir. Alam mo naman ba, sa pagkaya ko mo pa kaya din. Sige, ma'am. Sige. Saka siguro, maganda rin na talagang pwede ko rin siyang i-refer sa psychiatrist namin kung kinakailangan talagang medyo mag-medicate siya dahil kasi naapektuhan siya talaga psychologically and emotionally. Kasi usually, yung mga ganyan nakakaranas na ng maraming symptoms, eh, like loss of appetite, o kaya magkakaroon ng sleeplessness. Tapos irritability. At saka syempre, pag irritable ka tapos hindi ka nakakatulog, it can even we can even say na baka ma-out of focus na siya sa pagtatrabaho niya. Ma'am, Doktora Camille, ano? Sige, eto si si Ma'am Heidi, ano? Yung teacher ho natin, Ma'am Heidi, sige, kausapin mo si Doktora Camille, usapan, sabihin mo na lang kung ano yung naramdaman mo kasi, of course, i-endorse ka namin sa kanya, makikipagtulungan din sa atin itong psychologist. Sabihin mo lang kung ikaw ba may mental anguish, sleepless night, lahat mga ganun, yan ba'y nararanasan mo? Loss of appetite? Pakipaliwanag mo lang. Ano po, yung loss of appetite po talaga, nawala na talaga ako ng, tapos sleepless night, yung pagtulog sa gabi. Nahihirapan ka. Nahihirapan na po ko dahil nga po sa kakaisip. Paano ko babayaran yung mga inutang niya na ako yung nakaprenda na yun po yung nagiging problema natin. Okay. Iha, so na-stress ka na. Teka, may tanong ako sa'yo. Ikaw ba ay umabot sa punto na talagang yung pagdagising mo sa umaga kahit walang dahilan, umiiyak ka? Umiiyak ka ba sa umaga? Naalala mo bigla yung siyempre, di ba, yung mga pangyayari, pagising mo sa umaga, may time ba na bigla ka na lang naiiyak? Opo. Okay. So, definitely, Sir Ben, talaga nakakaranas siya ng, ng mga symptoms of depression. Okay. Wala naman siguro punto, Iha, na gusto mo lang magpatiwakal. Wala naman siguro naisip na ganun. O meron kang naisip. May mga samang balak na kuminsan, naisip mo. Wala naman. Eh, fighter din naman pala sa ito si Ma'am Heidi. Okay. Teacher wala to. Pa na. Okay. So, ilang, Sir Ben, gusto ko lang malaman, ilang days na itong nangyayari? Sige, kausapin mo si Dr. Kamal. Si, ito si Heidi. Days,
ilang araw na to? Linggo na ba? O may kalahating buwan? Ano? Okay, so three weeks na po. 3 weeks na. Oo, 3 weeks na. Ba't mahinayaan yung sarili mong magkaganyan, iha? Kasi kaya nga siya tumakbo sa atin, ano, doktor, ano, humihingi siya ng saklolo. Although, yung panlalait, yung violence against women, na Republic Act na 20 years pagkakulong, eh, pero yung dito yung psychological, emotional trauma, lahat nandyan, eh, siguro, doktora, dito na lang tayo sa sentro, out of humanitarian, siguro. Oo, sige, ano, gagawin ko na lang ng report din yan kasi pumunta siya sa akin, okay. Ano, Sir Ben, okay. Para sa ganun, maayos ko lahat yung details. Para alright. Sa ganun, meron siyang preba na talaga nagkaroon siya ng mga ganung klaseng problema. Okay, okay. May gusto kong sabihin? Tatanong ko lang din po, doktor, pwede ba akong mag-leave? Ano ba akong ganyan po, yung psychological problems na po? Pwede ko po bang i-file ito as a sick leave sa school? Kasi sa sick leave syempre, sa school? Siyempre, siyempre, nahihinga ako sa mga bata na, haharap ako sa bata na may problema ako. Ayoko naman ang humarap sa bata na gano'n yung may problema ako sa sarili ko. Dahil nga lang dito sa problema na to. Alright, dala-dala niya kasi sa trabaho. Anong grade ka nito? Grade 8 teacher po ako. Ano, no? Grade 8. Grade 8 teacher who siya. Grade 8 pa. Masalong pang ano, kailangan ng mga gabay ng mga batang yan. Po, pwede ko daw, ma'am, Dr. Camille, ang gusto niya lang kung pwede na matulungan na lang siya mag-file ng sick leave. So, saan ang nangyayaring okay. Ganito? Usually, Sir Ben, ganito, pag makapile siya ng sick leave, basta napunta siya sa akin, tapos sabihin namin na merong ganitong nangyayari okay. Sa kanya, sana kung acute stress reaction lang, pero if it's depression, talagang dapat lang i-considera ng, Deped ho, ma'am. Okay, sige. Sige, ma'am, so tulungan na lang ho natin si Ma'am Heidi. Sige, ano? Sir, schedule na lang po by sige, next week siguro, right. Monday sige, or Tuesday po. Ganun po. Okay, maraming salamat, Dr. Camille Garcia. It's always out there handy helping us also dito, ha? Ay, most welcome, sir. Alright. Okay po. Heidi, okay na ba sa'yo? Okay, ganitong gagawin natin. Nakikita ko na sa'yo, bigat talagang lumalabas yung sama ng loob mo, ano? Tutulong na kami para itong una sa lahat muna, makapagpahinga ka at hindi rin tama nagtuturo ka. Sa nagtuturo ka, medyo nahihirapan ka, harap mo mga great at mahihirapan din sila kung ano nangyayari sa'yo. Second, siguro talagang para makapagpahinga ka na rin. You know, it seems to me na bahara si Dr. Camille to analyze if you're fit or not yet fit to work, may medical necessity to eh. Okay, it's justifying the medical necessity na kinakailangan mag-leave ka. Alam ni Doktora Camille Garcia. Doon naman sa kasong kriminal gamit ang Republic Act, yung violence against women, yung panlalait physically, emotionally, spiritually, abay kasong 20 years ng pagkakulong. Ang pakiusap lang ni Attorney Batas Mauricio, baka kasi bumalik sa iyo gagapang may dalang mga sako-sako ng mga kamote at sako-sako ng mga itlog ng manok, kasamang rosas, tsokolate, kasama pa kanin mga kung ano-anong mga kalabaw, kabayo, kambing. Hindi naman. Hindi magbabago. Paano pag sinabi niya? Kasi, biglang lumapit siya. Ito, posible mangyari to, ano? Narinig ko na, natatakot ako doon kay Bentulfo. Nag-stress ako ngayon, naipot ako sa aking lawlaw, butas-butas sa papanghing karsunsilyo. Lalapit siya ngayon sa iyo, sasabihin niya ngayon. Sa harap mismo ng camera, ito po pwede mangyari, ha? Camille, at sasabihin niya, Heidi, I love you. Hindi na talaga. Okay. Kasi sinira niya yung buhay ko. Bakit ako babalik doon? Okay. Pakita natin tong balahura ng siraulong putok sa buhong. Hoy, makinig ka, Kevin Mariano Alvarez. Huwag na huwag mong susubukan ay kilalapit paluhod. May dalang mga itlog. Manok, baboy, kambing, kalabaw, kabayo, lahat na dyan, aso, pusa, rosas, lahat na gagawin mo para lang mabaling yung kasong hindi ka nasasampahan dahil alam mo, may ebidensya laban sa'yo. At yung ebidensya na yan, papatibayan ang sinasabing psychologist na talagang malaking kasiraan ang ginawa mo sa kanyang mental, psychological, emotional. Abay, sus, Mariosep, aasawahin ka ng mga preso. Gumamit ka ng maraming pumada kasi sigurado, tiyak yun! Tayo'y magyugyugan. Yuyugyugin ka sa likod mo. Tapos gumaganong ka, hindi na po ulit. Okay ba sa'yo? Natatawa ka, atay.
Okay na. At least natatawa ka. Hindi ba napapatawa kita? Muntin nakakatawa yung sinabi ko. Kunti lang naman. Okay lang. Sasamahan. Kaya po kaya yung mababayaran kaya niya yun, yung 250,000 niya. Well, ang bayad niya, ang pagsampa ng kaso, criminal. Aareglo siya sa'yo. Ang kinakatakutan lang namin, baka pag-areglo niya, doblehin niyang utang niya, abay kapalit ng sinasabing quit claim, hindi ka na magsasampa ng kaso, at pakakasalan ka, pero pag nakapasalan, bahala ka sa buhay mo. Posible kasi ba nangyari ito? Kasi kung ano po, kasi nag-ano na rin naman siya sa akin before, nakita bumalik ko, siya. Hindi, nakita ko din po yung, parang nung ginaganyan niya ako. Oh, inaamu-amo ka? Hindi, yung ginaganyan-ganyan niya ako, yung naabuso niya ako. Tapos, ayusin ka naman? Oo, parang hindi na po, parang hindi na po pwede ng ganun lang na aayusin, yung okay, yung well, ang naintindihan ko, kaya lang baka kasi, Ma'am Heidi, ano? Baka masayang yung aming panahon ang ginugol sa iyo, tapos yung pala ma-reglo ka rin, papatawarin mo, sayang naman yung effort natin. Kaya kung tuloy-tuloy na tayo, wala lang itong atrasan. Sigurado ka? Siguradong-sigurado ka? Opo. Huling tawad to. Wala na po. Are you sure? Opo, wala na pong atrasan. Okay, okay. Makinig. Balik mo si ano. Buti, huli na lang to. Makinig ka, Kevin Mariano Alvarez. Matindi ang kaso laban sa'yo. Pagsibitag ang trabaho, bumili ka na ng diaper na makapal. Yang iyong brief na butas-butas na mapanghi, lawlaw pa, tatagusan ka sa iyong ipot yan sa iyong karsonsilyo. Para sigurado, may diaper ka. Kasi dito sa parting to, siguradong maiipot ka dahil may ebidensya laban sa iyo, cyber bullying. Krimen yan. Ngayon, patutunayan pa ng eksperto na kusus Mariosep. Abay, Celda 456, 89, Jess. Siguradong masaya. Masayang masaya, nag-aantay sa iyo. Ang mga preso, sa araw, hindi pala araw, ano? Sa araw na kung sa iyo kay maghihimas na matatabang rehas. Okay na ba tayo? Okay, tita? Matibay itong kaso. Sasamahan ka namin kay Dr. Camille. Para matibay, magagamit ni Batas Mauricio. Para makakuha ka ng leave mo because you're so disturbed. Kasi for now, you're not fit to work until after ma-analyze ka. Medically necessary, you have to leave. Kung yan ang sasabihin ni Dr. Camille. Kami nagpapasilitate lang. Sa mga taong kapareho nito, na dumadanas ho ng ganitong klaseng sumbong, ipabitag niyo. Ito, ang pambansang sumbungan, bitag!